So mga kabuti, samahan nyo ako ngayong araw para pumunta sa aking Christmas party. Alas 8 pa nga lang ng gabi, hinanda ko na lahat ng susuotin ko. Kasi sa loob ng 3 or 2 taon ngayon lang ako ulit makakapag-Christmas party. Kaya talaga nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung anong damit ang susuotin ko. Ito na kasing pants na ito yung susuotin ko bukas sa Christmas party, pero nahihirapan ako ng iba bagay ko dito. Pero nakapili naman ako kinalaunan, kaya naman kinuha ko na yung mga susuotin ko. So sobrang excited ko nga, gusto ko nga itabi itong mga susuotin ko sa higaan ko. Taong gulang kasi ako nung nasa probinsya pa kami ng nanay ko. Sobrang excited ko talaga kapag darating ng Christmas party kasi meron ulit akong bagong damit at sapatos. Pero dati sila mama yung bumibili ng mga damit ko, pero ngayon ako na yung bumibili. Kaya sana talaga maging masaya yung Christmas party namin sa school. At yun na nga, nakahanda na lahat ng gagamitin ko bukas para sa Christmas party. Kaya naman agad-agad na akong naligo at uminom ng tubig para dumiretso na sa higaan. Habang umiinom ako, napapaisip ako ano kayang mangyayari bukas. Sana talaga maging successful at walang maging problema sa Christmas party namin. Kaya naman, ito na, matutulog na ako. At yun na nga mga kaputi, sumikat na ang araw at ito na rin ang oras para mag-ayos ako para pumunta ng school. Kinuha ko na nga itong mga susuotin ko, tapos chinek ko na rin yung iriregalo ko dun sa nabunot ko sa exchange gift. At nung okay na nga lahat, pumunta na ako sa banyo para maligo. At nung natapos na nga ako maligo, sinuot ko na yung mga damit kong hinanda kagabi kaso hindi siya bumagay dun sa pantalon ko. Pero nakahanap naman ako ng pamalit na babagay dun sa pantalon ko. 11 na nga ng umaga to, kaya talaga nagmamadali na ako kasi magsisimula yung Christmas party namin ng alas 12 ng tanghali. Kaya talagang bilis-bilis ako kasi ngayon na lang ulit ako makakapag-Christmas party. Sayang naman yung pagkakataon. Nag-wish din pala ako na sana makiayon yung panahon sa amin kasi nitong mga nakarang na araw, palagi na lang umuulan. Pangit naman siguro mag-Christmas party na malakas yung ulan, no? At nung lumabas na nga ako dito sa tinutuluyan namin, napakaganda ng langit. At talagang walang sinyalis na magbabadyang umulan. Alas 12 na nga ng tanghali nung nakarating ako dito sa school. Inabot nga kami ng kalahating oras sa biyahe kasi sobrang traffic sa EDSA. At pagdating ko nga sa school, nakita ko agad itong mga kaklase ko. Kaya gumaan talaga yung loob ko kasi ibig sabihin nito hindi pa sila nagsisimula sa Christmas party. At nung naglalakad nga kami papunta dun sa classroom, nakita rin namin itong mga katabi namin na hindi pa rin sila nagsisimula. At talagang nagulat ako pagpasok ko dito sa classroom namin kasi konti pa lang yung mga kaklase ko na nandito. Napag-usapan kasi na alas 12 magsisimula, pero alas 12 na wala pa rin sila. At nung malapit-lapit na mag-alauna, nagdarating na yung mga kaklase ko. Kaya talaga sa mga oras na to, napakasaya ko kasi dumadami na kami dito sa classroom. Kanina kasi bilang lang sa kamay ko yung mga nandito sa loob, pero ngayon marami na kami. At tinanong ko nga yung mga kaklase ko kung ano yung mga dala nila. Biko! Anong dala mo? Cake. Ano? Alam mo, Betty, cake ka kasi. Anong dala mo? Hot dog with marshmallows. At nakita ko nga na dumarami na nga kami, pero ang onti pa rin ang pagkain namin. Kaya managadagad na ako nag-order sa online para dumami yung handa namin ngayong Christmas party. Kasi ang dami namin tapos ang onti ng pagkain. Nagbabarya din pala ako para mamaya meron akong pasabog sa mga classmate ko. Gusto ko talaga maging masaya tong Christmas party namin na to kasi halos lahat ata kami matapos ng 2 taon. Ngayon lang ulit makakapaganito. At talaga namang natutuwa ako sa iba kong classmate kasi talaga nagdadala sila ng mga pagkain. At dumating na nga rin pala yung mga in-order kong bila-bila ang pagkain namin. Kanina kasi napakaunti nung nakita ko, kaya talaga napa-order ako. At sa tingin ko magiging masaya yung mga kaklase ko at lahat kami makakakain. Sa sobrang dami nga namin pagkain, hindi na nga nagkakasya dito sa lamesa, kaya yung iba binabana namin. Habang inaayos nga namin to, 1:30 na, pero hindi pa na kami nagsisimula sa pag-games. Marami kasi kaming games na ipapalaro, kaya talagang kinakabahan ako kasi baka yun hindi lahat magawa. Kaya talagang sinabihan ko na yung host namin na magsimula na. At nasa unang listahan nga ng palaro namin ay ang kalamansi sa kutsara. At talaga namang nawindang ako kasi yun pa naman yung unang-unang palaro namin kaso wala kaming kalamansi. Kaya napag-desisyonan na namin na ping pong ball na lang gawin nilang kalamansi. At nung natapos na nga yung mga palaro, dumako na tayo dito sa kainan. Kaya naman sobrang saya ko dito kasi pwede magbalik-balik yung mga classmate ko kapag nakakuha na sila kasi sobrang daming pagkain. At nung nakakuha na nga yung iba kong classmate, kanya-kanya na silang pwesto para kumain. So sobrang saya nga namin, hindi na namin namamalain na malapit na kami lumagpas dun sa oras na binigay sa amin para sa Christmas party. At sa mga nanonood at umabot dito, meron akong pa-challenge sa inyo. I-comment nyo lang sa baba ng video na to kung ano ang pinaka-memorable na nangyari sa Christmas party nyo. At kung sino may pinaka-bonggang sagot, meron 1,000 pesos! Bumalik na nga tayo dito mga kapudi, nagkakasayahan na nga kami at pagkatapos namin kumain, kinantahan ko yung mga classmate ko. Para talaga nagkaroon ng live concert dito sa classroom namin sa sobrang saya namin. At nung sinilip ko nga yung ibang classroom, nakita ko lahat pala sila tapos na at nagsiuubian na. Hindi nga imbitado si Sharon Cuneta dito, pero nagsilabasan silang lahat. At dito na natapos ang Christmas party namin!